Hindi mapaglagyan ang luha ni Camille habang pinagmamasdan ng babaeng nag-aagaw buhay ngayon sa loob ng ER. Umatake na naman kasi ang sakit nito sa puso, idagdag pa ang pagkaparalisado ng ibabang bahagi ng katawan nito. Kaya muli siyang ibinalik ni Camille sa ospital. 3 araw na siyang walang tulog dahil umaasa siya na makikita niyang gising ang matalik na kaibigan. Si Camille ay isang sundalo at ang babaeng nasa loob ng ER ang matalik na kaibigan na si Ronalyn Erica. Ito ang babaeng nagligtas sa buhay niya, kaya ito ang nasa sitwasyong nakakalunos. Hindi napansin ni Camille ang kaibigang si Raul na lumapit sa kanya, dala ang isang brown envelope. Hindi pa sana niya ito papansinin, ngunit naalala niya kung bakit narito ito ngayon sa harap niya. Nakuha ko ang impormasyon na kailangan mo. Narito na ang lahat, simula sa pinakasimple at mabigat na impormasyon tungkol sa lalaking ipinapahanap mo. Sabi ni Raul. Sigurado ka na nandito ang lahat at wala nang nahuli? Ayoko ng kulang-kulang na impormasyon, alam mo yan. Kaya siguraduhin mo lang na nandyan ang lahat ng kailangan ko, Raul. Huwag kang mag-alala, nandito na ang lahat at makakaasa ka na wala ka nang hahanapin pa. Saka iniabot ni Raul ang brown envelope. Binuksan yun ni Camille at tumambad sa kanya ang unang litrato ng isang makisig na binata at may nakakakilabot na mga mata. Allen Regro. Basa ni Camille sa pangalan ng lalaki. Siya ang lalaking hinahanap mo. Galing saan ka ng mga Hamilton? Isa siya sa makapangyarihan at hindi basta-basta. Mahirap mapatumbay ito. Isang kilalang abogado at miyembro ng grupo ni Maximilian Hamilton. Nangunguna rin sa mga misyon na mabibigat. Kaya tatanungin kita, Camille. Handa ka bang isakripisyo ang posisyon mo? Alam mong hindi madaling maging kaaway ang mga yan. Sabi ni Raul na alam talaga ng lalaki ang tungkol kay Allen. Alam ko ang ginagawa ko, Raul. Hindi ako basta-basta papasok sa problemang to na hindi ako handa. Hanggang kailan mo ba paiirali ng katigasan ng ulo mo? Alam kong may utang na loob ka kay Erica. Pero sana, isipin mo naman na nabayaran mo na ang lahat. Hindi ko pa nababayaran ang lahat, Raul. Alam mo yan. Dahil hanggang ngayon nagdurusa si Erica dyan sa visit na hospital na yan. Dahil sa mga Regro, kaya nangyari ang lahat ng to. Igaganti ko si Erica kahit na anong mangyari. Gagawin ko ang lahat basta sa ikasasaya niya. Desidido na talaga si Camille na gantihan si Allen dahil sa nangyari sa matalik na kaibigan. Namatay ang pamilya ni Erica dahil sa kagagawa ng pamilya ni Allen Regro. Hindi kasi pumanig ang mga ito sa pamilya ng dalaga at pumanaw ang mga ito dahil sa isang aksidente. Bata pa si Erica noong mga panahon na bawiin sa kanya ang ama at ina. Ang Ronalyn Erica na nakilala nilang masiyahin ay napuno ng puot. Nagkakilala naman sila ni Camille noong nasa kuleyo sila. At ang dalaga ang nagligtas kay Camille kaya nauwi ito sa pagkakaparalisa at ngayon kinakain siya ng matinding konsensya. Kaya ito lamang ang magagawa niya upang makabayad ng utang na loob. Sinasabi ko sa iyo, Camille, huwag mong pagsisisihan ang gagawin mo. Huwag mong ipapahamak ang sarili mo dahil hindi biro ang pupuntiyahin mo. Allen Regro at Hamilton yan. Yan ang mga makakaharap mo. Huling babala ni Raul sa kanyang kaibigan bago siya nito iniwan. Ibinalik ni Camille ang tingin sa hawak na papel. At bawat maliliit na impormasyon doon ay kinabisado niya. Nalamukos niya pa ito dahil sa isiping sinira ng lalaking ito ang buhay ng kaibigan niya. Sa kabilang banda naman ay si Allen Regro na nakatayo sa labas ng mansyon ni Chantal na kanyang kasintahan. Ikakasal na dapat sila kundi lamang nagkaroon ng malaking problema
kaya unti-unti silang nagkalabuan. Ang akala ni Allen, ito na ang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Pero nagkakamali pala siya. Kuya, umuwi na kaya tayo. Hindi ka na talaga kakausapin ni Chantal. Alam mo naman na, tinapos na talaga niya ang namamagitan sa inyo, hindi ba? Isinauli na rin niya ang Singsing. Kaya ibig sabihin nang tapos na ang lahat. Sabi ni Aleha sa loob ng sasakyan dahil 2 oras nakatayo ang kuya niya habang may tanga na malaking bulaklak. Umaasa na lalabas ang dalaga at magkakaayos sila. Bakit ang dali ng mga babae na bumitaw na lang? Ginawa ko naman ang lahat, di ba, Aleha? Hindi naman ako nagkulang. Pero bakit nagawa pa rin ni Chantal na piliin ang ibang tao kaysa sa akin? Ramdam ni Aleha ang lungkot at galit sa boses ng kapatid. Pero wala siyang magawa. Dahil maski siya, walang ideya sa gagawin. Ang akala nila ay magiging maayos ang lahat. Pero hindi pala. Ang akala nila ay silang 2, ngunit hindi pala. Sa mundong to, marami pala ang maaaring pwedeng mangyari. At hindi mo panghahawakan ng mga pangako. Kuya, mabuti pa umuwi na lang tayo. Hayaan mo na lang si Hunter na kumausap sa kinakapatid niya. Hindi, maghihintay ako rito. Kailangan ko makausap si Chantal. Kailangan namin mag-usap tungkol sa relasyon namin. Pagmamatigas pa rin ni Allen hanggang sa isang itim na van huminto sa harapan nila. Iniluwa nito si Chantal kasama ang isang lalaki. What is the meaning of this, Chantal? Sino ang lalaking yan? Dumagundong ang boses ni Allen sa paligid na tila isang tigre na handa ng lumapa. Pero hindi man lang natakot ang dalaga, bagkos mas kumapit pa ito sa lalaking kasama. Ikaw dapat ang tinatanong ko, anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Hindi ba tapos na tayo? Hindi pa ba? Malinaw sa'yo na tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa atin? Ano pang ginagawa mo dito? What do you mean na tinapos? Hindi ako pumayag sa kagustuhan mo? Kahit hindi sabihin ni Aleha, nakikita niya ang matinding sakit sa mga mata ng kapatid. Lalo na nang sabihin ni Chantal na buntis ito at hindi si Allen ang ama. Hindi na kinaya ni Aleha ang nangyayari, kaya siya na ang lumabas ng sasakyan at hinila ang kanyang kuya. Ito ang tatandaan mo, Chantal. Huwag na huwag mong ipapakita sa amin ang pagmumukha mo. Dahil kahit kinakapatid ka ni Hunter, ay hindi ako mangingimi na pasabugin ang bungo mo. Pagbabanta ni Aleha bago umalis sa lugar na yon. 3 araw ang nakakalipas nang mapaghandaan na ni Camille ang gagawin. Wala nang atrasan at kailangan niya itong gawin, kaya isinuot niya ang kwintas ni Erica na palatandaan. Itinago rin niya ang kagandahan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahabang damit at makapal na salamin. Taimtim namang nakatingin sa kanya si Raul nang pumasok siya sa loob ng sasakyan. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Pwede ka pang umatras at bumawi na lang sa ibang paraan. Sabi nito. Just drive. Buo na ang desisyon ko. Nagawa mo ba ang pinapagawa ko sa'yo? Yes. Mag-iingat ka kapag may nangyari na hindi maganda, sabihan mo ako agad. Tumango na lang si Camille bilang sagot. 3 oras din ang naubos sa biyahe at hinatid siya ni Raul sa building kung saan nagtatrabaho ang isang Allen Regro. Dala ang lakas ng loob, nagtungo siya rito. Sinuswerte si Camille nang makita ang binata na palabas ng magarbong sasakyan, dala ang maraming folder. Sinamantala niya ito at kunwari binangga ang lalaki, kaya sumaboy sa sahig ang mga dala nito. Nasilipan pa ni Camille ang laman ng folder at ang mga kriminal yon na hinahawakan siguro nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Aniya pa. Ayos lang. Pasensya na rin. Hindi kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Ronaline? Gulat na gulat ang mukha ni Allen nang makita ang dalaga, lalo na ang kwintas nitong suot. Paano ba niya makakalimutan ang bagay na yon dahil siya ang nagbigay nito?
Pasensya na hindi kita kilala. Pagpapanggap ni Camille. At saka pa ito, tinulungan pumulot ng mga folder. Nakatitig lang naman sa kanya ang lalaki. At tila sinusuri kung siya ba talaga si Ronaline. Iyan ang pagkakakilala ni Allen sa kanya. Hindi nito alam ang tunay na pagkatao ni Erica. Dahil sarili lamang nito ang iniisip. Ang tagal kitang hinanap. At pinahanap. Saka nagstay. Erica ang pangalan ko. Uulitin ko. Erica ang pangalan ko. Hindi ako nagkakamali. Ikaw si Ronaline, hindi ba? Ang batang babae na... Na ano? Naku, pasensya ka na. At salamat. Umaktong aalis na si Camille nang pigilan siya ni Allen. Nagtama pa ang mga mata nila at naroon ang matinding konsensya sa mga mata nito. Gusto nang sakmali ni Camille ang lalaki. Ngunit pinigilan lamang nito ang sarili. May kailangan po ba kayo, sir? Kailangan ko po kasing magpunta sa malapit na ospital para dalawin ang kaibigan ko. Palusot ni Camille. Hindi nga nagkakamali ang impormasyon na binigay sa kanya ni Raul. Makisig at nakakapanghina ng binti ang presensya ng lalaki. At hindi rin biro ang tangkad nito. Pwede ba kitang iyain magkape? Tinaasan siya ng kilay ni Camille, kaya napakamot ng ulo si Allen. I'm sorry. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Naalala ko lang kasi sa'yo yung kababata ko na kaitagal ko nang hinanap. Don't worry. Allen ang pangalan ko. Allen Raygrow. Pakilala pa nito at sakang umiti ng malawak. Kaya nakita ni Camille ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin. Sige ba? Kwento mo na rin yung tungkol sa kaibigan mo. Sabi niya. Nagtungo sila sa malapit na coffee shop. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa hindi na namalaya ni Camille na lumipas na ang mga oras. Hanggang sa nagpaalam na si Allen dahil marami pa raw itong tatapusin. Ibinigay din ng lalaki ang cellphone number nito kung sakali man na magkaroon ng problema. Bumalik si Camille sa mansyon at naabutan niya si Esteban na nakaupo sa isang sofa habang sumisimsim ng wine. Ano itong nabalitaan ko na nag-resign ka sa pagiging commander mo? Seriously, Camille? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Dahil ba to sa babaeng yan? Kailan mo kaya kami pakikinggan na ginagamit ka ng taong yan? Lalagpasan sana ni Camille ang lalaki, ngunit napahinto siya at dumiin ang pagkakahawak niya sa hawakan ng hagdan. May dahilan ako kaya ako nag-resign. Huwag mo kong pangunahan, Esteban. Bumalik ka na lang sa asawa mo at doon ka mambuisit. Hanggang kailan mo paandarin ang katigasan ng ulo mo? Mapapahama ka sa ginagawa mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo, lalo na ang pinapasok mo. Sigurado akong ikapapahamak mo yan. Dagdag pa nito. Salamat sa concern, pero alam ko ang ginagawa ko. Pakiusap lang. Huwag niyo akong pangunahan. Malamig na tura ni Camille bago siya pumasok sa loob ng silid. Lahat na lamang sila ay binabalaan siya, ngunit hindi nila maintindihan ang gusto niyang gawin. Gusto lamang niya na igante ang kaibigan, kaya kahit anong mangyari, ay gagawin niya ang lahat. Hapon na nang magising si Camille at napansin niya ang isang mensahe na galing kay Allen, kaya mabilis siyang bumangon. Basta na lamang siya nagsuot ng simpleng jeans at fitted shirt at saka itinali ang buhok na pang ponytail. Kaya nang makarating si Camille sa coffee shop, pinagtitinginan siya ng mga tao. Napansin niya rin ang madilim na mukha ni Allen, kaya nagtataka siyang umupo sa harapan nito. May problema ba? Takang tanong niya sa lalaki. Nothing. Sorry kung pinapunta kita rito ng ganitong oras. Sabi ni Allen at saka inilagay ang milk tea sa harapan niya. Gusto niyang magreklamo sa lalaki na hindi naman siya mahilig sa matamis. Ngunit baka mabuko siya nito. Ayos lang, wala naman akong ginagawa. May kailangan ka ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Kahit ano?
Pwede mong sabihin sa akin. Wala naman. Gusto lang kitang makita. Sabi pa nito, kaya huminto si Camille sa pagsimsim ng milk tea. Dahil ba ito sa kaibigan mo na naalala mo sa akin? Hindi napigilan ni Camille na itanong. Patay-mali siya lamang siya, ngunit gumagana na ang plano niya. Hindi naman. Gusto lang kitang makita, Erica. Can I invite you on a date? Wala ka namang nobyo, di ba? I'm sorry kung nagiging mabilis ako. Napakamot pa ito sa likod ng ulo, kaya hindi napansin ni Camille na mapangiti. You're gorgeous. Mahinang sambit pa ni Allen, kaya bumalik sa ulirat si Camille at nag-iwas ng tingin. Kahit kailan lang niya nakilala ang lalaki, ay naging komportable na siya. Hindi ba niya gustong aminin sa sarili, pero tinutubuan na siya ng pag-aalinlangan. Pwede naman ako makipag-date pero hindi ko lang alam kung papayagan ako ng daddy ko. Biro pa ni Camille upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Pwede ko siyang kausapin kung yan ay inaalala mo. Para naman alam nila ang intensyon ko sa'yo. Wala ka bang nobya, Allen? Kasi hindi naman sa ayaw ko. Pero parang hindi ba ang bilis naman? Hindi kaya ginagawa mo ito dahil nakukonsensya ka sa batang babae na sinira mo ang buhay? Kitang-kita ni Camille ang pagkabigla sa mga mata ni Allen. Pero hindi na niya babawiin ang mga sinabi dahil narito siya para maghigante. Hindi naman sa ganun. I'm sorry. No, it's okay. Ano oras ba? Pinilit pa ni Camille na pasayahin ang boses upang hindi maghinala ang lalaki. Really? Around 8 p.m. Susunduin kita. Ngumiti na lamang si Camille at saka na siya nagpaalam na may kailangan pang gawin pero ang punta lamang niya ay sa ospital. Nakatanggap kasi siya ng text nurse na nagbabantay kay Erica at kailangan niya magtungo roon ora mismo. Naabutan ni Camille si Erica na nakaupo sa hospital bed nito habang hawak ang iPad na binili niya sa dalaga. Hindi na naman napigilan ni Camille ang makaramdam ng awa habang pinagmamasdan nito. Mabuti naman at dinalaw mo pa ako. Ang akala ko ay nakalimutan mo na ako. Malamig na sambit ni Erica nang hindi tumitingin kay Camille. Pasensya na, may kailangan lang akong tapusin kaya ngayon lang ako. Kumusta ni pakaramdam mo? Hindi ka muna dapat humahawak ng gadget, baka lalo makasama sa'yo yan. Ikaw kaya ang sa posisyon ko para malaman mo kung gaano kahirap ang maging paralisado. Hindi na lang sana kita iniligtas kung alam kong magiging impyerno ang buhay ko. Erica naman, huwag mo namang sabihin yan. Bakit? Totoo naman, Camille. Hindi na lang sana kita tinulak palabas ng sasakyan na yon. Ako na lang sana ang tumalon. Hinayaan na lang sana kita, edi sana hindi ako nandito. Edi sana napuntahan ko na si Allen para pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa pamilya ko. Sa sobrang galit ni Erica, bigla nitong binato ang iPad na gamit kaya tumama iyon sa binti ni Camille. Pero walang makikitang sakit sa mga mata ni Camille dahil alam niyang mas masakit ang pinagdadaanan ni Erica. I'm sorry. Nagawan ko na ng paraan. Kumagat na si Allen sa patibong ko. At inakala niya ikaw ay ako. Kaya sa madaling panahon makukuha mo na ang hustisya na ninais mo. Para namang nabuhayan si Erica nang marinig yun kay Camille. Talaga? Inisip niya ba na ako ikaw? Gusto ko siyang lumuhod sa paghihirap, Camille. Tulungan mo naman ako, hindi ba? Lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo, hindi ba? Please, sabihin mo. Mangako ka. Kinuha pa ni Erica ang kamay ni Camille at hinawakan niya ng sobrang higpit. Oo naman. Pangako. Pakiramdam ni Camille ay nagkaroon ng malaking bato sa lalamunan niya nang sabihin yon. Parang kinurot ang dibdib niya ng mangako sa babae. Anong plano niyong dalawa? Magkikita ba kayo? Sabihin mo sa akin kung ano ang plano niyong dalawa. Camille, huwag na huwag kang may in love sa kanya kung ayaw mong makita akong patay. Pananakot pa nito.
Dalawang buwan ang nakakalipas nang mas lalong magkamabutihan si Alin at Camille. Habang tumatagal, mas nahihirapan si Camille na ipagpatuloy ang plano na paghigantihan nito. Mas lalo niyang nakilala ang lalaki, lalo na ang pamilya nito, at mali nga siya nang inaakala. Hindi man niya aminin, pero unti-unti nang tumitibok ang puso niya sa lalaki. Pinilit naman niyang pigilan, ngunit hindi niya na kaya. Hindi niya na alam kung susundin ba niya ang puso o ang kaibigan. Alam mo, Camille, mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Marami ka nang naiinom na alak. Pigil ng kaibigan niya. Nahihirapan na ako, Raul. Pakiramdam ko ay gusto ko na maglaho. Gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay. Yung hindi ko kilala si Alin at Erica. Binalaan na kita. Pero hindi ka nakinig sa akin. So ano gusto mong gawin natin? Aminin mo na lang kay Alin ang tungkol dyan. Kung talagang mahal ka niya, maiintindihan ka niya. Paano? Raul, niloko ko siya. Hindi ako ang batang si Ronaldin, lalo na si Erica. Sa tingin mo ba mapapatawad niya ako? Hindi! Aniya, sabay lagok ng alak sa baso. Yun na lang ang alam kong paraan para matapos na ang paghihirap mo. Sabihin mo na lang kay Erica na tapos na. Sabihin mo sa kanya na walang kinalaman si Alan sa pagkamatay ng pamilya niya. Suhestyon pa ni Raul. Isa pa yon sa nagpapabagabag sa dalaga. Nang malaman niyang walang kinalaman ng pamilyang Ray Grow, lalo na si Alan sa pagkamatay ng angka ni Erica. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Raul. Nakapako ako sa gitna. Kung ang puso ko ba o si Erica, gusto ko nang mahalin si Alin ng malaya pero hindi ko magawa. Humagulhol pa ito ng sobrang lakas, kaya niyakap siya ni Raul ng sobrang higpit. Lasing ka na. Ipapasundo na lang kita kay Alin. Sa kabilang banda naman ay si Alin na busy sa pagbabasa ng mga report sa dating kaso na naitalo niya. Ang kaso ng pamilya ni Ronaldin. Natalo ang pamilya ni Ronaldin dahil mabigat talaga ang ebidensya ng kalaban. Sa tuwing nakikita kasi ni Alin si Erica, pakiramdam niya ay ibang tao ito. Ang mga mata nito at kung paano siya pasayahin ay kakaiba. Sumandal pa siya sa upuan at ipinikit ang mga mata nang maramdaman niya ang pag-ilaw ng cellphone. Wala pang isang segundo nang tumayo siya mula sa pagkakaupo at sumakay sa sasakyan. 15 minutos ang bilis ng biyahe bago siya nakarating sa club kung nasan si Erica. Nakita niya agad ito na nakayakap sa lalaki at umiiyak. Mabilis pa sa alas 4 niyang binuhat ang dalaga palayo sa lalaki. Anong ginagawa ni Erica sa ganitong lugar? Malabig yung tanong dito. Hindi mo ako kalaban sa kanya, Regro. Dahil kaibigan niya ako. Kaya wala kang dapat ikabahala. Ikaw na ang bahala sa kaibigan ko. Medyo makulit lang yan. Ingatan mo siya. At aalis na ako. Ingatan mo si Camila, anang lalaki, kaya hindi napigilan ni Alin na pangunutan ng kilay nang sabihin nito na Camille. Dahil sa ingay ng club, hindi na lamang pinansin ni Alin ang sinabi nito. At saka, dinala na sa pinakamalapit na hotel ang dalaga. Masyadong malayo sa kondo niya at hindi rin maganda ang panahon kaya napilitan silang dumito muna. Alin? I'm sorry. Dinig pa ni Alin ang bulong ng babae kasabay ng pagpatak ng luha. Hey, ano ba sinasabi mo? Wala ka namang ginagawang masama, kaya huwag kang humingi ng tawad. Malumanay na sabi ni Alin at saka hinalikan sa noo ang babae. Alin, I'm sorry. Hindi ko naman gustong lokohin kay... Kahit na... Busit ka sa buhay ko. Mahalaga ka na sa akin. Sabi pa nito, kaya naman tawa lang ang naisukli ni Alin. Tatayo na sanang muli si Alin upang maligo nang bigla siyang pigilan ni Camille gamit ang isang kamay. Namumungay ang mga mata ni Camille, idagdag pa ang mapupulang mata dahil sa pag-iyak. Mukhang nasawi siya naman ito kaya umupo si Alin sa harapan ni Camille. Why are you crying again? Hindi mo ba alam
na nakakapangit ang pag-iyak? Tumahan ka na at huwag ka nang umiyak. Pang-aalo ni Allen. Ito ang dahilan kaya hindi ko magawa ang pangako ko eh. Anong pangako? Tahan na at magpahinga ka na lang, Erica. Noon, naiinis ako sa ginawa mo sa kanya pero ngayon, naiinis ako sa tuwing binabanggit mo ang pangalan niya. Kailan mo kaya babanggitin ang pangalan ko? Kailan? Erica, stop! Sabi na huwag mo akong tatawagin sa pangalan na yan eh. Naiinis ako! Nagmaktol pa ito. Alright, baby. Anong gusto mo? Okay ka na ba? Hindi na ba masama ang pakiramdam mo? Pwede ka nang matulog ulit. Sabi ni Allen. Pero ang hindi inaasahan ni Allen ay nanghalikan siya ng dalaga. Hindi na siya nakapalag, lalo na nang mas palalimin ng babae ang halik. Sinubukan niyang labanan ng tukso ngunit hindi na kinaya ni Allen dahil mahal niya na si Erica. Hindi man niya alam kung kailan nagsimula, pero ngayon lamang niya naramdaman ang pagmamahal dito na walang katulad. We need to stop. Hindi ito tama dahil alam kong lasing ka. Kailangan nating tumigil dahil alam kong mali ito. Humahangos pang sabi ni Allen at pilit na nagpapakatatag dahil sa tukso. No, please. Please, love me, Allen. Love me kahit ngayon lang. Iyon na ang huling pisi ng pasensya ni Allen. Kaya siya na mismo ang humalik sa babae. Hindi na nila napigilan ng bugso ng damdamin. Nagpakain sila sa init ng nararamdaman. Kasabay ng mabilis na tibok ng puso ni Camille ay ang pagpatak ng luha niya dahil kailangan niyang sirain ang pinangako sa kaibigan. 3 araw nang hindi dumadalaw si Camille sa ospital. Kaya hindi na rin maawat si Erica sa pagwawala. Hindi na rin alam ng nurse kung paano paaawatin ang dalaga dahil hindi na rin nila makontak si Camille. Miss, pakiusap. Huwag ka magwala na magwala dahil hindi yan makakabuti sa'yo. Anong pakialam mong bruha ka sa makakabuti sa'kin sa hindi? Isa ka rin sa mga nangmamaliit sa'kin, hindi ba? Sigaw ni Erica na kasalukuyang nasa lapag. Tumigil lamang si Erica sa pagwawala nang isang lalaki ang pumasok na lang bigla sa hospital room. Lalaki ito na pamilyar ngunit hindi maisip ni Erica kung saan niya ba ito nakita. You look pathetic as usual, Ronaldine Erica. Hindi ka pa rin talaga nagbabago sa tingin mo? Hanggang kailan ka magiging talunan? Habang ang inakala mong kaibigan ay nagpapakasaya na. Makahulugang sabi nito, kaya napakunot ang kilay ni Erica. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita kilala kaya pwede bang umalis ka na? Sigurado ka bang hindi mo gustong malaman ang ibabalita ko sa'yo? Pambubos ka pa nito. Hindi ako interesado kung ano man ang gusto mo sabihin sa akin. Ang kailangan ko sa mga oras na to ay si Camille at wala nang iba. Paano kung sabihin ko sa'yo na tinraidor ka ng inakala mong kaibigan? Paano kung sabihin ko sa'yo na naroon siya ngayon sa lalaking kinamumuhian mo at nagpapakasaya? Liar! Ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala sa akin. Pero paano kung ipakita ko sa'yo ang pruweba ko? Maniniwala ka na ba sa akin? Inilapag ng misteryosong lalaki ang litrato ni Camille at Allen habang magkasama. Masayang nagdi-dinner at hindi na makita ang pagpapanggap roon. Hindi! Hindi ito totoo! Nagsisinungaling ka! Hindi ito magagawa ni Camille sa akin. Hindi! Dahil nangako siya sa akin na gagawin niya para sa akin ang bagay na yon. Naging sunod-sunod na rin ang patak ng luha ni Erica habang nakahawak sa mga larawan kung nasan si Camille at Allen na masaya. Believe it or not, totoo ang nasa larawan na yan. Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin at ginawa mo to. Hindi ka naman siguro pupunta dito na walang iba, di ba? Huwag na tayo maglokohan dahil alam ko may kailangan ka sa akin. Lumabas pa ang nakakilabot ng ngiti ng lalaki bago ito lumuhod sa harapan ni Erica. Isa lang ang gusto kong gawin mo.
Isa lang ang gusto kong gawin mo kung gusto mong inuud na si Regro sa ilalim ng lupa. Saka tumitig ang lalaki ng taimtim kay Erica. Ano? Gusto kong utusan mo si Camille na pumanig sa amin at hayaang makalabas ng kulungan ng ama ko. Pagkatapos nito, ako mismo ang papatay kay Regro. Sabi ng lalaki. Isang linggo na muli ang lumipas at napansin ni Camille ang pagbabago ni Erica. Palagi na itong tahimik at galit sa kanya. Sinubukan namang tanungin ni Camille ang babae ngunit hindi ito nagsasalita. Kaya sa huli, hinayaan na lamang ni Camille ang kaibigan na mapag-isa. Hindi ka pa rin kinakausap ni Erica? Tanong ni Raul. Dahil siya ang kasama ni Camille ngayon dahil gusto nang ayusin ni Camille ang problema. Alang-alang kay Allen dahil tinanggap na talaga niya ang lalaki ng buo. Hindi. May nangyari kaya nung wala ako? Ang sabi lang ng nurse ay ang pagwawala ni Erica. Pero wala nang iba. Iba kasi ang kutob ko, Raul. Pakiramdam ko may nangyari nung hindi ako nakakadalaw. Sigurado ka ba dyan? Hindi kayo nagtatampo lang siya? O baka wala sa mood? Pero bago natin pag-usapan yan, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Alam mo naman, naaamin ka kay Regro na hindi Erica ang pangalan mo. Wala na akong magagawa. Dahil ayaw ko rin maglihim sa kanya. Saka ko nakakausapin si Erica tungkol dito. Kailangan ko muna makausap si Esteban. Dahil kailangan ko makabalik sa dati kong posisyon. Sabi ni Camille. Ilang araw din niyang pinag-isipan ng tungkol dito. At masasabi ni Camille na si Allen talaga ang nagpabago ng isip niya. Sige, ihahatid kita sa opisina ng pinsan mo. Sabihan mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Sabi ni Raul bago hinatid ang dalaga sa pupuntahan nito. Kabado pa si Camille nang pumasok na walang paalam sa opisina ng pinsan na si Esteban. Nadatnan niya itong busy sa mga folder na nasa ibabaw ng mesa nito. Alam ni Camille na alam ng pinsan niya na nasa harapan siya nito. Huwag kang tumayo riyan at sabihin mo kung anong pakay mo rito. Sabi ni Esteban. Gusto kong bawiin ang resignation letter na pinasa ko, Esteban. Gusto kong bumalik sa dati kong trabaho. At gusto kong bawiin ang rango ko. Tumigil ang pinsan ni Camille sa pagsusulat at nakangising nagtaas ng tingin. Alam ko naman na babalik ka dahil hindi mo basta-basta bibitawan ang pinaghirapan mo. Ano? Nabagok na ba ang ulo mo? Kaya napag-isip mo na sayang ang buhay mo kung hahayaan mo sa babaeng yon? Kailangan ko ng rango ko dahil may gusto akong protektahan. I know. Kung ganon, may misyon akong ibibigay sa'yo. At kailangan mo nang umpisan ngayon din kung gusto mong ibalik ko ang rango mo. Inilapag ni Esteban ang isang itim na envelope, kaya kinuha yun ni Camille at binuksan ang laman. Nakita niya ang isang larawan ng lalaki at ang iilang kaso nito. Gusto ko ikaw mag-imbestiga sa lalaking yan, bago ka pa maunahan ng mga Hamilton. Kung kailangan na barilin mo siya, ay gawin mo. Dahil iyan ang magpapataas sa rango mo. Paliwanag ni Esteban sa babae. Kung ganun, naroon ng mga Hamilton? Hindi lang basta naroon. Dahil ang grupo nila at tayo ay iisa na lang. Gusto ko lang na ikaw makauna sa hayop na yan para makabalik ka na sa iniwan mong posisyon. Matapos sabihin ni Esteban ang mga kailangan niyang malaman, nagtungo na siya sa mansyon upang makapaghanda. Isang simpleng fitted dress ang suot ni Camille. May suot din siyang mask at itim na sunglasses upang hindi siya makilala. Ang punta niya ay isang sikat na bar kung saan ang punteriya niya ay isang drug lord. Naghanda na si Camille at nagtungo sa bar dahil umpisa na ang tunay na laban. Sa kabilang dako naman ay yamot na yamot si Allen dahil kinailangan niyang pumunta ng bar. Dahil narito ang kanyang kapatid na si Aleha. Hindi niya napansin si Chantal na bigla na lang yumakap sa kanya. Hindi siya agad nakakilos, lalo na nang subukan siya nitong siilin ng halik. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Allen sa babae dahil sa lakas ng tugtog.
Allen, I'm sorry. Sobrang sorry dahil iniwan kita. Hindi ko pala kaya. Please, tanggapin mo na ako. Hagulhol ng babae kaya naitulak siya lalo ni Allen. Hinila niya ito palabas ng bar at dinala sa parking lot dahil nakakahiya sa iskandalo na sinimula ng babae. Umuwi ka na, Chantal. Dahil alam kong lasing ka na. Hindi ba buntis ka? Paano mo nagagawang uminom ng alak na hindi man lang inaalala yung anak mo? Frustrated si Allen dahil kahit papaano, nakakaramdam pa rin siya ng awa sa babae. Mahal mo pa rin ako, diba? Kasi nag-aalala ka pa sa akin. I'm sorry, hindi ko naman talaga sinasadya na iwan ka nun. Ang akala ko kasi hindi mo na ako mahal kaya ginawa mo yun. Ang tungkol naman kay William, stop it. May mahal na akong iba. Chantal, maayos na ako at hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Kaya pakiusap, umuwi ka na sa inyo. Putol ni Allen, sasasabihin pa dapat ni Chantal. May ibang mahal ka na? Sino? Sabihin mo sa akin sino? Hindi mo na kailangan malaman. Dahil matagal na tayong tapos. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa iyo ang lahat. Kaya nakikiusap ako, umuwi ka na. Pagsusumamo ni Allen, pero mapilit talaga si Chantal. At pilit nitong mahalikan ng lalaki. Napaghiwalay lamang sila nang isang putok na baril ang tumama sa paanan ni Allen. Sa maliit na parte ng bar, naroon si Camille at nagpupuyos dahil sa selos. Dahil kitang-kita ng dalawang mata niya na bay ibang kausap na babae si Allen. Nabulilyaso ang misyon ni Camille dahil sa nasaksihan. At gusto niyang sugurin si Allen sa mga oras na ito. Allen! Maarte pang sabi ng babae, kaya hindi na nakapagpigil si Camille at sinugod ang dalawa. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Camille patungo kay Allen na nailaga naman ito. Sinunod niya ang malakas na tadyak ngunit nasanggal nito gamit ang tuhod ng lalaki. Who the hell are you? Bakit ka basta-basta na lang nanunugod? Sabihin mo ang pangalan mo at ranggo mo. Nang gagalaiting sigaw ni Allen ngunit ngumisi lamang si Camille at sunod-sunod ang pag-ataking ginawa kaya nasapol niya si Allen sa kanang pisngi na naging sanhi ng pagputok ng labi nito. Sino kang babae ka? Bakit mo siya? Oh God! Nanginginig na sigaw ng babae nang ambahan siya ni Camille ng sampal. Hindi pa nakontento si Camille at lumapit sa babae at saka bumulong na mas lalong nagpaputla dito. Huwag kang mangaagaw nang hindi sayo. Mahina kang babae ka. Kung di lang ako busy ngayon, tatamaan ka talaga sa akin. Bulong ni Camille. Anong sinabi mo? Nanginginig na tanong ni Chantal. Sasagot pa sana si Camille pero napansin niya ang isang binata na pupunta sa kanila. Kaya tumakbo na siya paalis. Hindi na siya maaaring magtagal sa lugar dahil kailangan niyang tapusin ang trabaho niya. Ngunit bago makatakbo si Camille, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Hunter! Nagmamadali si Camille na pumasok sa loob ng bar upang hanapin ng lalaking punteriya. Dumaan pa siya sa mismong fire exit ng walang kahirap-hirap at nilagpasan ng ilang CCTV ng walang takot. Napansin naman niya ang target na papasok sa isang lumang pintuan kaya iyon ang cue upang sumugod. Ngunit bigla na lang tumilapon si Camille. Mabuti na lang at nagawa niyang maitukod ang kamay kaya hindi siya napuruhan. Sa palagay mo ba makakatakas ka sa akin? Huwag ka nang umasa dahil hindi kita hahayaan na makawala na lamang basta. Gusto lang kitang tanungin kung bakit bigla ka nalang sumugod. Malalim ang boses ni Allen nang tanungin siya nito. Kinakausap kita, kaya magsalita ka. Pag-uulit ni Allen pero naging matigas si Camille. Sinili pa niya ang pintuan kung nasa ng target niya. Hindi ka ba talaga magsasalita? Kailangan na ba kitang... Shit! Napahawak si Allen sa sariling binte dahil tinadya ka naman siya ng dalaga kaya napaluhod siya sa malamig na simento. Aatake sanang muli ang babae nang biglang may lumabas na apat na lalaki sa pintuan. Mabilis pa sa alas 4 nagtago sa may railings ng hagdan.
parang mga unggoy na nakasabit dahil ito na lamang ang pwede nilang pagtaguan. Nagtitigan pa sila, kaya naramdaman ni Allen na parang pamilyar sa kanya ang babae. Nang wala na ang mga lalaki, muling tumalon ang babae sa kabilang hagdan, sabay takbo ng mabilis. Hindi na maaaring magsayang ng oras si Camille dahil nasasayang ang bawat segundo na meron siya. Nagawa niyang makatakas kay Allen, kaya sinamantala niya ito upang sundan ang target na lalaki. Sumakay siya ng motorbike at sinundan ang sasakyan, pero natunugan siya ng mga target, kaya nagawa nitong makatakas. Padabog na umuwi si Camille sa mansyon dahil nasayang lang ang pagod niya. Hindi pa siya masaya dahil sa nasaksihan sa nobyo at sa babaeng hindi kilala. Kahit mabigat ang pakiramdam ay tumayo siya at pumunta sa harapan ng computer. May mga tinipa roon at nakilala na niya kung sino ang babaeng halos magmakaawa kay Allen kanina. Chantal. Banggit pa niya sa pangalan ng babae. Sa sobrang focus niya sa larawan ng babae, hindi niya namalaya na pumasok si Esteban. Kumusta ang misyon mo? Bakit mo tinitingnan ang larawan ni Chantal? Takang tanong ni Esteban, pero mas nagtaka si Camille. Kilala mo siya? Sinong hindi makakakilala sa kanya? Kamunti ka na siyang maging asawa ni Regro. Ang kaso, iniwan niya ang lalaki. Pero sa pagkakaalam ko ay, nabuntis siya ng ibang lalaki. Mabuti nga at hindi naging tanga si Regro at mas pinili niya ipagpatuloy ang buhay. Anong sinabi mo? Kung ganun, kilala mo sila? Hindi pa rin makapaniwala si Camille sa narinig. Yes, si Chantal lang nawawalang batang babae noon na. Nawala ang focus ni Camille sa lalaki nang makitang umiilaw ang cellphone niya. Nakita niya na ang hospital ang tumatawag, kaya dali-dali niya itong sinagot. Sa isang iglap, kumaripas ng takbo si Camille patungong ospital. Naabutan niya si Erica na nagwawala habang may sugat ang pulsuhan. Walang makalapit sa kanya maski ang nurse. Ma'am, pasensya na kung tinawag ka namin dito. Hindi na talaga namin siya makontrol. Mas lalo siyang lumala sa mga nagdaang araw, kaya tinawagan namin kayo. Sabi ng nurse na kinuha ni Camille upang bantayan ang babae. Umalis kayo sa harapan ko. Paasa at manluloko naman talaga kayong lahat, hindi ba? Isa ka na! Nang gagalaiting sigaw ni Erica nang makita si Camille. Sinubukan ni Camille na lumapit sa babae, pero isang matulis na bubog ang binato nito, kaya nadaplisan siya sa kanang pisngi. Ang kapal na mukha mong magpanggap na parang walang nangyari, kahit na isa kang manluloko. Hindi ka lang manluloko, kundi traitor ka rin. Erica, ano bang sinasabi mo? Tama na, please. Paano kung lumala ang mga sugat mo? Nag-aalala lang sabi ni Camille. Bakit? Ano bang pakialam mo kung sakali? Wala, dahil traitor ka. Ang akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ang sabi mo sa akin ay ipaghihiganti mo ako kay Regro. Pero bakit mo siya minahal? Parang punyal na tumama sa puso ni Camille ang sinabi ni Erica. Pakiramdam niya ay kinain siya ng matinding konsensya dahil kay tagal niya itong inilihim sa babae. Erica, hindi naman sa ganun. Nalaman ko kasi ang totoo na wala siyang kinalaman sa nangyari sa pamilya mo. Anong wala? Hinayaan niyang mawala ang pamilya ko tapos wala? Nilamon ka ng pagmamahal mo sa kanya, hindi ba? Nangako ka sa akin na maghihiganti ka, pero anong ginawa mo? I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya na mahalin siya. Ang lokohin ako. Yun ba? Sinadya mo? Kung naawa ka talaga sa akin, hiwalayan mo si Allen. Hindi siya sa'yo, dahil inakala ka lang niya na ako. Pero ako talaga ang mahal niya. Hindi ka nag-exist sa buhay ni Allen, Camille. Hindi ka kasama sa buhay niya, dahil identity ko ang ginamit mo. Malakas na sigaw ni Erica na nagpagising kay Camille. Lasang-lasa ni Camille ang hagupit ng katotohanan. Hindi ko siya kayang iwan, Erica. Aaminin ko sa kanya ang lahat. At hindi ko na rin naman kayang lokohin pa siya. Talagang tinalikuran mo na ako, no? Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to?
kundi dahil sa'yo. Sa tingin mo ba narito ako? Wala. Tigilan mo si Alan simula ngayon. Ayoko na makita ka pa niya. At ayoko na malaman na magkasama kayong dalawa. Erica, umalis ka na at huwag kang babalik dito. Wala kang utang na loob. Isa kang traidor. Dapat talaga hinayaan na lang kitang namatay. Hindi na kinaya ni Camille ang galit na Erica. Kaya lumabas na siya ng hospital room nito. Pigil na pigil ang bawat luha niya, lalo na nang makita niya ang kaibigan na si Raul. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Malamig na sabi ng kaibigan. Isang hakbang pa lang ang ginagawa ni Camille nang biglang mandilim ang paningin niya. Sa isang iglap, naramdaman ni Camille ang katawan na tumama sa malamig na sahig. Sa kabilang panig naman, ay tahimik na pinagmamasdan ni Allen ang nakarating na mensahe sa kanya. Nakalagay iyon sa maliit na box, lula ng dugo ang manika at isang sulat. Sa tingin mo sino magpapadala niyan sa'yo? Tanong ni Hunter dahil ito ang narito ngayon kasama ni Allen. Hindi ko rin alam. Imposible naman na si Chantal dahil alam kong hindi niya ito magagawa. Kung sino man ang nagpadala nito, marahil tungkol ito kay Erica at Ronaline, hindi ba? Hindi ka na magugulo ni Chantal dahil pinadala ko na siya sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Unahin mo ang problema mo sa Ronaline na yan. Hindi ko kilala ang Poncho Pilatong babae na yan pero masyado nang matagal para problemahin mo pa. Bored na sabi ni Hunter. Hindi maipaliwanag ni Allen kung ano itong takot na nararamdaman niya. Kinakabahan siya kung sino man ang nasa likod ng mensahe na natanggap niya. Bakit hindi mo kaya kausapin ang nobya mo? Itanong mo sa kanya kung saan siya galing at anong pamilya meron siya. Anong kinalaman ng nobya ko sa problema ko, Hunter? Huwag mo nga itulad sa iyo na may magulong mundo. Suway ni Allen sa kanya. Bahala ka nga. Ang hirap mo rin talaga kausap eh, no? Nakatitig lamang si Allen sa sulat at hindi niya maisip kung sino ba ang dapat niyang paniwalaan at sino rin ang taong nasa buhay niya na niloko siya. Kasi sa totoo lang ay wala siyang maalala. Naalimpungatan si Camille nang maramdaman niya ang paghalukay ng sikmura. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa banyo at iniluwa niya ang lahat ng laman na sikmura. Naramdaman niya pa ang paghimas ng kung sino sa likuran. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ka naman nahihilo? Pagtatanong ni Raul, matapos bitawan ng dalang manggang hilaw at bagoong. Naaamoy mo ba ang naaamoy ko, Raul? Sumingot pa si Camille sa ere at hinanap ang mabangong amoy. Nakita niya ang supot na nakapatong sa mesa, kaya mabilis niya itong binuksan. Bakit ka may dalang ganito? Naglilihi ka ba, ha? Nakataas ang kilay na tanong ni Camille. Para sa iyo yan. Huminto ang kamay ni Camille sa tangkang pagdampot ng mangga. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Isang buwan ka ng buntis. At mabuti na lamang, healthy ang baby mo. Kaya wala kang dapat ikabahala. Parang bombang sumabog sa isip ni Camille ang balitang yun. Buntis ako? Anong kalokohan ang sinasabi mo, Raul? Tumawa pa ng pilit si Camille. Hindi siya pwedeng mabuntis dahil hindi niya patapos ang problema na kinakaharap. Mukha ba ako naikipagbiruan? Buntis ka at isang buwan na. Nagbibiro ka lang. Kailangan mo nang tapusin ang problema mo bago lumaki ang tiyan mo. Dahil alam mong delikado ang pinagbubuntis mo kapag lumaki na yan. Anong gagawin ko? Hindi naman pwede na hayaan ko na lang ito. Mas lalong. Wala na tayong magagawa dahil andyan na yan. Matapos ang usapan nila Raul at Camille, umuwi ang dalaga sa mansyon. Hindi na muna niya dinalaw si Erica ng gabing yun dahil din hindi pa siya handa ulit. Tahimik lamang si Camille hanggang sa makita niya ang message ni Allen. Kanina pa pala ito tumatawag, ngunit hindi lang niya napansin dahil okupado ang isip niya. Yes? Aniya nang sagutin ito. Nasaan ka? Bakit ngayon ka lang sumagot sa tawag ko? Erica,
Alam mo naman ang usapan natin, di ba? Ayokong hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Asan ka ngayon dahil pupuntahan kita? Bakas ang matinding inis sa boses ni Allen. Nakaramdam ng inis si Camille nang tawagin siya nitong Erica. Noon ayos lang sa kanya ang lahat, ngunit ngayon, sinusumpa na niya na hindi na lang sana siya pumayag. Nandito lang ako sa bahay, nakatulog kasi ako. Aniya, nang dalawang araw, pinagluloko mo ba ako? Nasaan ka at pupuntahan kita? Wala nang nagawa si Camille kundi sabihin kung nasan siya. Wala pang 15 minutos na makita niya ang sasakyan ni Allen sa harapan ng mansyon. The hell? Kung bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ilang beses akong tumawag pero wala. Salubong ni Allen sa kanya. Hindi na rin talaga napigilan ni Camille na salubungin ang mahigpit na yakap si Allen. Miss na niya ang lalaki. Dala siguro ng pagbubuntis niya. Huwag mo akong daanin sa yakap, Erica. Dahil naiinis ako sa'yo. Bakit? Masama bang mamiss kita? Pasensya na. Dahil busy lang talaga ako kaya hindi ako nakasagot sa mga tawag mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na kita na-miss. Kung ganon, anong ginawa mo sa loob ng dalawang araw? Sinong kasama mo? Nandito lang ako sa bahay. Hindi ko lang namalayan dahil pagod ako. May problema ba? Puno ng pag-aalalang tanong ni Allen sa kanya kaya napatingala si Camille. Wala naman, bakit? Pagod lang talaga ako. At saka namimiss kita. Bakit ka umiiyak kung wala lang? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi ako tanga, Erica. Stop! Ayoko nang marinig ang Erica na yan. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Baby. Tawagin mo akong baby. Ang kaninang nakabusangot na mukha ni Allen ay napalitan ng galak. Ang kaninang mga mata na naninindak sa inis ay napalitan ng kinang. Hindi na napigilan ni Allen na yakapin ang dalaga at yumakap naman ito pabalik. I'm sorry. Nag-alala lang talaga ako sa'yo. Nanlalambing pa ang boses ni Allen kaya mas lalong lumakas ang konsensyang nararamdaman ni Camille. I know and I'm sorry. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Puno ng sakit na bigkas ni Camille. May naramdaman na kakaiba si Allen sa paghingi ng tawad ng babae. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Dahil ang mahalaga sa kanya ay ang mayakap ito. Isang linggo ang nakakalipas nang mas lalong lumala ang mga problema ni Camille. Nagawa ni Erica na makipagtulungan sa lalaking kriminal, kaya walang nagawa si Camille kundi lutasin ito. Wala ring mahinga ng tulong si Camille. Dahil wala na dapat makaalam sa nangyayaring ito. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. At saka akala ko matutulungan niya ako na makuha ang hustisya na gusto ko. Hagulhol ni Erica kay Camille. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensya na nilapag ko? Walang kinalaman ng mga Regro sa pagkamatay ng pamilya mo. Hindi ka dapat nakipagtulungan sa kanya dahil hindi mo naman siya kilala, Erica. Hindi ko alam, okay? Ang gusto ko lang naman makuha ang hustisya para sa pamilya ko. Hindi ko alam na lulokohin niya ako ng ganito. Kundi rin dahil sa kanya, hindi ko naman malalaman na niloloko mo ako eh. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Camille. Nanlalaki ang mga mata ni Camille dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ng kaibigan. Wala. Hindi ko kasalanan, nagtiwala ako sa kanya. Kundi rin naman dahil sa kanya, hindi ko malalaman na tinatraidor mo na ako. Hindi mo dapat ginawa yun, Erica. Hindi mo kilala ang lalaking yun. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Dahil kasalanan mo lahat. Kundi mo ako niloko, hindi ako maniniwala sa kanya at hindi mangyayari to. Malakas na sigaw ni Erica na nagpatigil kay Camille. Alam mo, nakakapagod na. Ilang taon ko nang pinagbabayaran ng utang na loob ko sa'yo. Hindi ko naman ginusto na iligtas mo ko, diba? Pero ilang taon na ba ang lumipas? 3? 4? 5? Lahat ng gusto mo binigay ko. Pero ni isang beses na rinig mo ba ako magreklamo? Kasi nga may utang na loob ako sa'yo at mahal kita dahil para na kitang kapatid. Pero ano? So anong gusto mo iparating yan? Nasawa ka ng alagaan ako?
Tandaan mo, kundi rin sa'yo, hindi ako magiging baldado ng ganito. Alam ko naman eh. At alam ko rin na kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo yan. Pero kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba talaga? Lahat naman ginawa ko para sa'yo, hindi ba? Isa lang hihilingin ko sa'yo. Nahayaan mo na kami ni Allen. Wala siyang ginawang masama sa'yo, kaya sana huwag mo na siyang idamay sa paghihiganti mo. Ganito ba ang gusto mo mangyari? Na maging masaya kayo? Habang ako nagdurusa, ganun ba? Ganun ba, Camille? Walang buhay ang mga mata ni Camille na tumingin kay Erica at siya namang pamumutla ni Erica. Ni minsan ay hindi siya tiningnan ni Camille na ganun sa mga oras na ito. At alam ni Erica na wala na siyang mapapala sa babae. Tapos na ang pagiging uto-uto nito. Aayusin ko ang problema mo. Lahat ng problema mo ay aayusin ko, pero pagkatapos nito, wala na akong utang na loob sa'yo. Sana nagkakaintindihan tayo. Dahil ngayon lang ako gagawa na ikasasaya ko. Kahit na kaibigan kita, hindi kita hahayaan na saktan si Allen dahil lamang sa pagiging makitid ng utak mo. Tapos na ako maging puppet sa'yo. Oras na para piliin ko naman ang sarili ko. Mahabang litanya ni Camille bago umalis ng ospital, dala ang hinanakit sa babae. Alam niya hindi tama ang ginawa niya, ngunit hindi rin tama ang ginawa nito. Tapos na siya sa lahat ng problema, lalo na ang paghihiganti ni Erica sa lalaking mahal niya. Nagwala si Erica na makaalis si Camille sa harapan niya. Panay ang sigaw niya at pagwawala dahil sa galit sa babae. Naikiyom din niya ang palad dahil sa matinding galit. Dahan-dahan pa itong tumayo sa hospital bed na parang hindi nakaranas na aksidente. Ang lihim na kay tagal niyang nilihim sa babae dahil hindi naman talaga paralisado ang katawan niya. Ginawa lamang niya ito upang mapaikot sa mga palad niya si Camille. Dahil ito lang ang makakatulong sa kanya upang maisakatuparan ang mga plano niya. Idinayal niya ang numero at inilagay sa tenga ang cellphone. Gusto kong gawin ang plano. Gusto kong mawala si Camille sa lalong madaling panahon. Aniya sa taong nasa kabilang linya. Makalipas ang dalawang araw at hindi na makita ni Raul ang kaibigan. Maski ang cellphone ng dalaga ay hindi na rin nila matawagan. Hindi na mapakali si Raul dahil hindi naman ito gawain ng babae. Hindi mo pa rin ba mahanap si Camille? Tanong ni Esteban, ang pinsan ng dalaga. Wala talaga. At hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Sinubukan kong puntahan si Erica, pero wala na rin siya sa ospital. Walang nakakaalam kung saan to nagpunta. Sabi ko na nga ba, at hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa Erica na yan, pero ayaw maniwala sa akin ni Camille. Problemadong sabi ni Raul. Erica, hindi ba patay na ang babaeng yan? Akalain mo ang tagal mamatay ng masasamang damo? Sambit naman ni Esteban, pero napapitlag sila nang makita si Allen na papasok sa opisina nito. Sa sobrang pagmamadali ng lalaki, hindi na nito inisip na magkalaban ang grupo nila. Esteban, ilabas mo si Erica. Hayop ka. Kapag hindi ka patumungo rito, makikita mo. Sigaw ng lalaki dahil hinarangan nila ito. Hindi mo ba alam na baliwala ang ginagawa mo? Hindi mo rin ba alam na hindi ako hanapan ng taong nawawala? Si Erica, gusto kong ilabas mo siya. Ilang araw na niya akong hindi pinapansin at hindi ko na rin makontak ang number niya. Hindi rin namin alam kung nasan si Camille sa mga oras na to, Regro. At saka, huwag mong hanapin sa amin si Erica dahil mapapatay ko talaga ang babaeng yun. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. At sinong Camille? Ang gusto ko lang ay makausap si Erica. Hindi na napigilan ang galit ni Allen. Hindi pa rin ba sinasabi sa iyo ni Erica? Nagtatanong ang mga mata ni Allen na tumingin sa lalaki. Umiwas naman ng tingin si Raul na siyang kaibigan ng nobya at kilala nito si Allen. Ang Allen, may dapat ba ako malaman? Bago makasagot si Esteban, tumakbo patungo sa kanya ang kamyembro at pinakita ang nakalap itong impormasyon sa babae. Paulit-ulit siyang nagmura, kaya mas lalong kinabahan si Allen. Nasa kapahamakan si Camille. Hanapin niyo ang Erica na yan at huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita.
Dumagundong ang boses ni Esteban sa apat na sulok ng opisina nito. Kaya naman dali-daling nagtungo ang mga tauhan sa labas. Nagtatanong naman ang mga mata ni Allen, kaya hinila na siya ni Raul palabas ng opisina ng lalaki. Dinala niya ito sa parking lot at inabot ang isang folder na naglalaman ng katotohanan. Anong ibig sabihin nito, Raul? Bakit Camille ang pangalan ni Erica? Ano to? Isa siyang commander? Anong kalokohan to? Nang gagalaiting sigaw ni Allen sa lalaki. Yan ang gustong ipagtapat ni Camille sa'yo matagal na. Ang kaso, ginigipit siya ng tunay na Erica. Hindi ako naniniwala na basta na lamang nawala si Camille ang ganon. Alam ko na may kinalaman si Erica sa lahat ng ito. Ano? Ronaldine at ang Erica na yan ay nasa litrato, parehong tao lang. Ang batang si Ronaldine ay ang batang nakilala mo noon at ang batang yan, si Erica. Yung babae rin na yan, yan din si Ronaldine at Erica. Kaya kapag pinagsama mo, ang magiging tunay na pangalan nito, Ronaldine Erica. Nagpanggap si Camille upang maghigante dahil sa utang na loob niya at sa ginawa mo sa pamilya ng babaeng animal na yan. Alam ko hindi dapat ako ang nagsasabi nito sa'yo, pero may isa ka pang dapat malaman. Mas lalong dinamba ng takot si Allen dahil mas lalong sumeryoso ang mukha ni Raul. Buntis si Camille, mag-iisang buwan na. Parang nagunaw ang mundo ni Allen nang marinig yun sa lalaki. Nanlalambot ang lalaki na napaupo sa lapag at paulit-ulit sinabunutan ng sarili dahil sa pangamba na maaaring mangyari sa babae. Sa makatwid naman, tahimik na nakaupo si Camille sa lugar at maraming mga daga. Madilim doon. Hindi niya inaasahan na handa pala ang lalaking makakalaban niya, kaya hindi siya nakapaghanda. Ilang araw na siya rito at nagpaplano pa rin siya kung paano makatakas. Kung ako sa'yo, miss, tumakas ka na habang maaga pa, bago ka pa nila maibenta sa mga hapon. Sabi ng babae na nagbabantay kay Camille. Bakit? Ilang babae na ba yung naibenta nila? Hindi ko na mabilang, pero lahat sila nagmamakaawa sa akin na paalisin sila. Ang problema nyo lang, kung paano makakatakas sa labas. Ngumiti ng parang tanga si Camille at naglakad patungo sa babaeng nagbabantay sa kanya. Ngumiti ang babae bago pumikit. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Camille, kaya nawala ng malay ang babae. Sinamantala yun ni Camille at tumakas sa abandonadong gusali. Wala siyang nadala na kahit ano. Basta ang alam niya, malayo siya sa Manila. Hindi pa nakatulog ang mga sugat niya sa binti, ngunit ang mas kinakatakot niya ay nang maramdaman ang pagsakit ng tiyan. Tulong! Malakas na sigaw niya, umaasa na may makakarinig. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pagpatak ng luha niya, hanggang sa mawala ng malay sa pamimilipit ng sakit ng tiyan. 10 buwan nang hinahanap ni Allen ang mag-ina niya. Ngunit hindi pa rin talaga ito mahanap. Halos suyurin na nila ang buong Pilipinas ngunit walang Camille na nakita. Nawawalan na ng pag-asa si Allen na makikita pa niya ang kanyang mag-ina. Magpahinga ka muna. Gumagawa naman kami ng paraan upang makita ang mag-ina mo. Sabi ni Maximilian. Paano? Ni hindi ko nga alam kung kumusta na sila o kung nasa mabuting kalagayan ba sila. Hindi mo alam ang pakiramdam ko. Sabi ni Allen na mangiyak-ngiyak. Tutulong ako at ako ang bahala sa paghahanap sa asawa mo, kaya please lang magpahinga ka muna. Ilang buwan ka nang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Nakikita mo ba ang sarili mo sa harap ng salamin? Wala akong pakialam. Sambit ni Allen. Kaya wala nang nagawa pa kundi ang iwanan ng lalaki upang makapagpahinga ito. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalayo nang makita nila si Aleha na duguan habang may dalang bata sa bisig. Nadapa pa si Allen nang malaman ang pangyayari. At nang makita nito ang bata ay hindi mapaglagyan ng luha nito sa mga mata. Yakap ang anak habang paulit-ulit na inaalo at saka na lang tumakbo patungo sa kanila si Lara.
ibinalita nito na natagpuan nila kung nasaan ang dalawang babae. Dahil hindi lamang si Camille ang nawawala, kundi maski na rin si Lilian. Iniwan na muna ni Allen ang anak sa ina na si Ivana dahil kailangan niyang iligtas ang asawa. Dinala sila sa isang abandonadong bahay at halos mangiyak-ngiyak si Allen nang makita na ligtas si Erica. Ngunit wala itong malay at si Lilian ay malubha rin ng tama. Isang araw, bago nagising si Camille dahil sa matinding pagod at gutom, hindi na siya nakalaban pa dahil mahina ang katawan niya dahil sa kakapanganak pa lang. Ngunit naalala niya si Lilian. Ito ang nagligtas sa kanya. Babangon na sana si Camille nang iluwa ng pinto si Allen. Hindi maipaliwanag ni Camille ang saya nang makita ang lalaki na halos isang taon din niyang hindi nakita at nakasama. Malaki ang pinagbago nito dahil namayat ang lalaki at higit sa lahat nagkaroon ito ng bigote. Hello. Nahihiya pa niyang sabi at kapag kuwan, bumuhos na rin ang luha nila at nagyakapan. Ang akala ko ay mawawala kayo sa akin. Halos isang taon, Camille. Halos isang taon ko kayong hinanap. Hagulhol ni Allen na puno ng hinanakit. Sorry. Gusto ko lang sanang tapusin ito ng tahimik. At gusto ko sanang walang madamay sa inyo dahil sa katangahan ko. Sorry, Allen. Basta, hindi ka na aalis dito sa tabi ko. At wala nang aalis. Pero hindi rin natatapos ang problema nang mapagtanto ni Camille ang tinawag sa kanya ng lalaki. Anong tinawag mo sa akin? Camille? Paano? Sino nagsabi sa'yo? Namumutlang tanong ni Camille pero niyakap lang siya ng mahigpit ni Allen. Wala akong pakialam kung ikaw man si Ronaline, Erica o si Camille. Basta ikaw ang babaeng mahal ko at ina ng anak ko. Ayos na ako ron. Pero bakit? Niloko kita. Lumuluhang sabi ni Camille. Wala na akong pakialam. Mas mahirap na wala ka sa buhay ko kesa sa lintik na ginawa mo. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka pa kaya please huwag ka na sanang mawawala ulit sa buhay ko. Kayo ng anak natin. Nagyakapan pa sila at nagkapatawaran. Umaasa na tapos na ang lahat ng problema. Pero doon sila nagkakamali nang isang nurse ang pumasok sa loob ng ospital. Kinasa nito ang baril at tinutok sa dalawa. Long time no see, my lovable best friend. Ang akala ko talaga ay hindi ka na makakaalis ng buhay doon. Sayang at pinagtirik na kita ng kandila kanina. Nababaliw na sabi ni Erica. Anong ginagawa mo rito, Erica? At sa kailan ka pa nakakalakad? Anong ibig sabihin ito? Hindi makapaniwala si Camille sa nasaksihan. Ah, eto ba? Ano akala mo ba sa akin? Paralisado na ako? Doon ka nagkakamali. Sino ba kasi ang mapaparalisado kung nagawa ko nga makaiwas sa aksidente? Ang tanga mo lang kasi, girl. Sabi ni Erica. Niloko mo ko? Hindi lang basta niloko, kundi inuto kita ng matindi hanggang sa magmukha ka ng tanga. Ginawa mo naman ang gusto ko, so hindi na masama. Pero ito lang hindi ko matanggap. Naagawin ng lalaking hindi naman sa'yo. Ang sabi ko, gantihan mo siya. Pero lumandi ka. At saka ito, sinabayan ng malakas na tawa na sobrang sakit sa tenga. Ibaba mo ang hawak mong baril, Ronaline. Utos ni Allen, pero nakangisi lang na tumingin sa kanyang babae. Akalain mo nga naman, kilala mo pa pala ako sa pangalang Ronaline. Pero bakit hindi mo ako nakilala bilang Erica? Narito ako para singilin kayo sa ginawa niyong pagsira sa buhay ko. Sinira niyo ang buhay ko! Ibaba mo ang baril kung ayaw mong dumanak ang dugo rito, Ronaline, Erica. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang mga kasalanan mo dahil hindi ka makakatakas. Wala na rin naman ako mapupuntahan. So bakit ko pa kayo iiwan dito? Bakit hindi ko pa kayo isasama sa impyerno? Para naman hindi ako nag-iisa ron, diba? Nababaliw ka na. Matagal na, Camille. Simula na magkaroon ka ng mga bagay na wala ako. Ano ba kasi ang meron sa'yo? Bakit dasa'yo ang lahat?
Hindi ka naman singganda ko. Ibaba mo na ang baril. Hindi! Papatayin ko kayo. Magsasama tayo sa impyerno. Bago pa maputok ni Erica ang baril, isang tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kaninang ngiti ni Erica ay napalitan ng puno ng sakit. Masasaganang dugo ang lumabas sa bibig ng babae bago ito humandusay sa lapag. Dali-daling dinaluhan siya ni Camille at lumuluha habang tanga ng kamay ng kaibigan. Salamat. Makakapagpahinga na ako. Bulong ni Erica na pinagtaka ng lahat. Ang kaninang baliw na Erica ay bumalik sa dati. Tumawag kayo ng doktor, ano ba? Pagwawalan ni Camille ngunit umiling si Erica. Bakit? Bakit mo ba ginawa ito, Erica? Erica, lumaban ka dahil kahit anong mangyari, liligtas kita. Huwag na, please. Gusto ko na sanang magpahinga. Pasensya na sa lahat na nangyari sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na rin naman ako magtatagal. At isa pa, ito na ang kabayaran sa lahat na nagawa kong kasalanan sa'yo. Panayang iyak ni Camille, lalo na nang makita ang ilang tama ng baril sa likuran ni Erica. Bago pa ito tumungo sa ospital, ay may tama na ito ng baril sa likuran. Mas lalong nanlumo si Camille nang makilala ni Aleha ang babae. Dahil ito pala ang nagdala sa bata kay Allen. Erica naman. Maging masaya ka. Yun lang ang hiling ko, please. Yun na ang huling nasabi ni Erica bago ito malagutan ng hininga. Ang iyak at tili ni Camille ang namayani sa lugar. Ang iyak ng babae na puno ng sakit at lungkot. 4 na taon ang nakakalipas simula nang mangyari ang insidenteng yun. Natanggap na rin ni Camille ang pagkawala ni Erica at tinupad niya ang hiling ng dalaga na maging masaya sa buhay. Dahil naikasal sila ni Allen at biniyayaan ang dalawang anak at naging sundalo siya at naging katrabaho ng mga Hamilton. Bakit kailangan pang iligtas ng siya na yan? Wala ba siyang paa para umuwi sa atin, ha? Ano siya? Gold para sunduin pa sa isla? Hindi ba niya alam na may date dapat kami ngayon ng asawa ko? Pero nang dahil sa kanya, ay hindi na matutuloy? Simula pa kanina ay yun na ang kinapuputok ng butsi ni Camille. Hindi kasi matutuloy ang date nila ng asawa dahil sa misyon niya ngayon. Ang iligtas si Sean, ang commander nilang lahat. Bakit ka ba nagagalit? Pwede naman kayo mag-date ng asawa mo sa susunod na araw. Hindi mo kasi maintindihan dahil wala kang nobya. Manahimik ka na lang Domingo. Bago pa magbago ang isip ko, at ihagis ang Flores na yan sa dagat. Angil ni Camille at tukoy niya kay Sean Flores na walang malay at nakahiga sa lapag ng bangkang sinasakyan nila. Napakainit talaga ng ulo mo. Don't tell me buntis ka na naman kaya ka ganyan. Last time na ganyan ka, may laman naman ang tiyan mo. Shut up, hindi ka nakakatulong. Ayan na pala tayo eh. Ayan o, maaga naman tayo natapos sa misyon. May ilang oras ka pa para makadate ang asawa mo. Sabi ni Domingo nang makalapag na ang bangka sa tabing dagat. Sila na ang bahala kay Sean Flores at si Camille ay dumiretso sa sasakyan na naghihintay sa kanya. Pagbukas niya ng pintuan ng sasakyan, nakabusangot na mukha ni Raul ang sumalubong sa kanya. Ba't ganyan ang mukha mo? Don't tell me hindi ka na nakapag-date sa asawa mo. Ano ba sa palagay mo? Bakit kailangan mo pa kasi akong isama rito kung kaya mo naman mag-drive ng ikaw na lang? Paano ko susuyuin ang asawa ko nito? Alam mo naman na ang hirap suyuin nun dahil buntis. Alam mo, Camille, ikaw talaga ang sumira sa love life ko. Reklamo ni Raul sa kanya. Napanguso na lamang si Camille dahil sa sinabi nito. Dinala siya sa mansyon nila Allen at unang tapak pa lang ni Camille sa mansyon ay sobrang tahimik na. Wala ding mga tao. Nagtaka na siya dahil hindi nagpaalam si Allen na may pupuntahan. Sa unang tapak pa lang niya sa sala, ang pagsindi ng ilaw ang bumulaga kay Camille. Nakita niya ang mag-ama niya na bihis habang may tanga na bulaklak. Flowers to my beautiful wife, sabi ni Allen. Flowers to mommy, sabi naman ang dalawang anak niya. Hindi napigilan ni Camille ang maluha
dahil ang swerte niya sa buhay, sa asawa, at sa kanyang mga anak. Pinaiyak niyo na naman ako. Wala namang bago, wife. Pero mamaya, mas paiiyakin kita. Bulong ni Allen at nagtawanan pa silang dalawa. Inakay nila ang babae palapit sa mesa na puno ng pagkain. At sa gabing yon, nag-celebrate sila ng anniversary kasama ang mga anak nila. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!